And akala ko kasi yung presyo ng Uber bag is katulad pa rin ng dati nung inatid ko yung tropa, no? Pero ngayon mga kalods, sobrang mahal na talaga ng pag-aahi, no? Yung isang kilo ng Uber bag sa Gulf Air, umaabot na ang ano, yung aeroplano saka bago kami payagan pumasok. So, ayun, akit na kami sa taas and kita-kits ulit mamaya pag nasa Bahrain na kami, alright? So, yan muna kayo. So, yo, what's up mga kalods? And it's weekend time na and nandito na ako sa ano, no, sa airport mga kalods. So, yung gagawin natin ngayon is magkikilo muna ako ng mga gamit ko doon. Check muna natin ang kilo ng mga bagay natin bago tayo mag-check-in, alright? Para sigurado, ano? So, samahan nyo ako. Let's go! So, ayun mga kalods. Pila kami dito. Mag-check-in na tayo, ano? So, maraming bumabalik kasi nga sobra. Stricto na talaga yung kilo ngayon mga kalods. Sobrang stricto. Pag 7 kilo talaga. Kaya magbabawas ako mamaya, ano? So, mag-check-in muna ako mga kalods. Kasi tapos ko na rin irap to. Nakarap na rin yung bagay natin. And binayaran natin dyan is 25 reals sa every ballot. A few moments later. So, yun na nga mga kalods. Nakapasok na tayo dito. And okay naman lahat. Ano? Medyo nag-delay lang ako kanina konti. Kasi nga, sinadya ako talagang magpa-over baggage mga kalods. Kasi nga may mga importante akong dadalhin. And akala ko kasi yung presyo ng over baggage is katulad pa rin ng dati nung inatid ko yung tropa. No? Pero ngayon mga kalods, sobrang mahal na talaga ng pag-aahi, no? Yung isang kilo ng Uber baggage sa Gulf Air, umaabot na ang 130 reals, isang kilo. So, no choice ako mga kalods. Yung mga pinabagay sa, yung mga pinapadala sa akin ng tropa is pinabawas-bawasan ko konti para hindi naman ako malugi, no? Kasi nga, kung dadalhin ko yung pati yung pinapadala nila sa akin, yung gagastusin ko, ang babayaran ko mga kalods is 650. So, napakalaki mga kalods. So, kung chocolate lang ipapadala sa akin, pwede kong ibili nyo sa Pilipinas yung chocolate na yun. So, over baggage yun ha. Over baggage yung 5 kilo is 650. So, sobrang mahal, no? Lasa 130 reals siya. So, ayan, nakapasok na ako. Binawasan ko ng 5 kilo and kakain muna kami mga kalods. Ayan, so, nakacheck in na tayo dito. And hintay na lang tayo ng aeroplano, no? Para makapasok na. Alright? So, ayun na nga mga kalods, no? Tagal-tagal din kami dun sa loob ng bus and sobrang tagal nang hinintay namin, no? Kasi nga nilinis ko yun sa yung ano yung aeroplano saka bago kami payagan pumasok. So ayun, akyat na kami sa taas and kita-kits ulit mamaya pag nasa Bahrain na kami, alright? So yan muna kayo. Mga kalods, no, nandito na kami sa ano sa may Bahrain and nandito kami sa duty free. Ayan, so kung may mga bibili tayo dito mga kalods, pwede tayo bumili dito, no? Pero problema is na-delay yung flight namin, imbis na alas 9 naging 12, no? So may free kaming dinner ngayon, so akit kami dun sa fourth floor sa kagala-gala na rin, no? Kasi mayroon pa kaming 2 hours na ano, ikot-ikot dito, alright? So, babalik ako mamaya. So, yun na nga mga kalods. Dahil na-delay kami, meron silang palibring dinner sa amin, no? So, maganda yung Gulf Air mga kalods. Kapag ka na-delay kayo, may free dinner kayo. Ayan, no? So, ayos. Libre yung kain namin ngayon. Kasi nga, dapat, alas 9 yung flight namin. Na-delay kami ng 3 hours. Bali, alas 12 na yung alis namin, ano? So, kakain muna kami mga kalods, alright? Sige lang. Kita ko kayo busog. Okay na ako. Diba? Mga taga-Gasim to, Saudi. May problema sa tapalitan doon. Nagpapalik ka na ba?
13 na. 12, wag ka na doon sa Pilipinas. Nag-problema, 12 lang, tali na pa. Pilipinas. So yung problema dito mga kalods, no? Pag palit tayo ng pera dito is napakababa. No? So yung real. Kung dito kasi mga kalods, imbis na 13, nagiging 12 na lang. No? So mas okay na kung may pera kayo, ipadala nyo na sa Pilipinas diretso kasi malaki pa. Kaysa na magpa-change kayo ng peso dito sa ano, sa money changer dito. Kaya mura-mura yung kuha nila. Ako bago mag-travel, na-send ko na sa bank. Tama. Mas maganda kung may ATM pa. Padala nyo na sa Pilipinas. Ako may ATM sa Pilipinas. Sinat ko na. Ang laking ginawa ko, yung control pa ko, hindi mo kong pera ko doon. Mga kalods, no, tapos na tayong kumain and diretso na kami doon mamaya sa gate 15 kasi doon yung kami maghihintay, no, waiting area para sa hinihintay namin flight. Alright, so busog. Let's kahit ano nang mangyari mamaya, nakakain at busog na, no. Alright, so kita-kita ulit mamaya mga kalods, no, so ayun na nga mga kalods, no. Tapos na kaming kumain and nakukuno naman kami kasi nga maghihintay pa kami ng flight namin. So ayan, yung mga tropa na rin sa taas, ayan, magbabantay. And dito marami tayong mga kababayan dito nakaupo. Ayan, hanggang doon. So marami pong na-stranded or delay yung flight ngayon, ano. So maghihintay na lang muna kami para sa aming flight, alright? So kita-kita ulit tayo mamaya. Kung saan na kami patutungo nito. So, yun na nga mga kalods, no. Sure ba? 1:30? Magiging 1:30? So, yung last to say natin mga kalods, magiging 1:30 siya, no. So, maghihintay na naman kami ng isang oras kalahati. Alright, so, pagkitain nito na. Antok na ako. Yung oras ngayon is 11:20. May dalawang oras pa kami hintay yan, ano. So, hintay-hintay na lang para makauwi lang. One eternity later. So, ayan na nga mga kalods, no, inaantok na ako. Ayan, so kita nyo ngayon yung mga mata ko. Ayan, namumula na. And maghihintay pa rin kami. Oh, dami Pilipino dito. Ayan, so iba-iba pa yung pinanggalingan. Yung iba galing pa ng Kuwait. Kami ng Saudi. So, wala magagawa. Pwede maghintay ng maghintay. Alright. So, yun na nga mga kalods. At dahil naantok na ako, bumili kami ng kape, ano. Ayan, so bumili kami muna ng kape. Panlaban sa antok. Magkakape muna ako. So, ayun, mas okay-okay ang ating pakiramdam kasi nga nagkape tayo mga kalods. Pero tingnan nyo naman yung mga naka-stranded dito. Ang dami, oh. Ang dami namin naghihintay, ano. Oh, sige, mag-hi kayo. Batiin nyo yung mga lola nyo. Ay, ginawa pa ka sandalan mo. Ayan. Ito yung mga tropa na nakakasabay ko. Mas maganda kasi mga kalods kung may mga nakakasabay kayo dito sa ano, sa biyahe, no. Hindi kayo mag-board. Kasi nga may nakakausap kayo, may nakakakulitan kayo, no. So, yan, tandaan nyo yan, pag nagbubiyahe kayo ng mga ganito, magkanap kayo ng mga Pilipinong, magiging tropa nyo, ano. Ayan, kape muna ako. So, yun na nga mga kalods. Andyan na yung eroplano, so, hindi nga lang sure kung yan ba talaga. So, yan mga kalods, yung mga kababayan natin, nandito na, nakapila na agad, ano. Ayan. Oh, kaway-kaway, mga kabayan. So, ayan na nga mga kalods. Ito na yung kinakahihintay ng lahat mga kalods, no? So, kita nyo naman yun, yung Gulf Air na aeroplano is nandyan, ha? So, inaayos na lang siguro yan. And, sana makalis na kami, no? Kasi nga, may advisory talaga sa Pilipinas na delay kami, no? Dahil siguro sa, ano, sa pagsabog ng Taal. Volcano, no? So, ayan, napakaraming Pinoy dito. Standby.
Ayun, so ito na yung pinakahintay natin mga kalods. So, papasok na tayo sa aeroplano and kita-kita na tayo sa Pilipinas. Sisipas mo pa na sila. Ito yung mga kabayan natin nakasama dito, si tatay. Galing silang Kuwait. Huwag mo naman masyadong tatay. Lolo lolo. Kuya, si kuya. O, sila ni ate. Ayan. May nakalimutan pa. Excited na mo. Oh, excited na kami umuwi. Nakalimutan yung bag. Hanapin nyo yung pangalan. Okay.